Where do I begin? A love story that doesn't win. Hey, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Yeah, yeah, yeah. At syempre, meron tayong panonooring balita ngayon. Ito po ay hatid sa atin ni Pinas News Insider. At bibigyan natin ng reaksyon, no? Ito ay pinamagatang kakapasok lang. Paktay na, media, kongreso. At na-shock, PBBM, Aimee Soto, kumanta na, Tamba, mastermind. Oh, wow. Oh, talagang si Tamba, no? Talaga sa mga pamagatan, di nawawala si Tamba, eh. Ayan, so wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senate President Tito Soto tila pumutok na sa galit at harap-harapang sinagot ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na umiikot ngayong kontrobersiya patungkol sa pagsusulong di umano ng charter chain o chacha ay umani ito ng samutsaring reaksyon. At isa na nga rito ay ang dating Senate President na si Tito Soto, kung saan matapang itong sinabi sa isang pahayag na ang target di umano ng umiikot na signature drive para sa charter chain o chacha ay ang pagbuwag sa Senado. Sinabi rin ito na gusto lamang ng nasa likod nito na mawala ang balakid sa pagpasa sa mga isinusulong na batas at maituturing daw na pagtataksil sa 1987 Constitution ang mga hakbang sa pagtulak ng chacha. Nilinaw din ni dating Senate President at ngayon chairman ng National People Coalition o NPC na si Tito Soto na hindi nito isinusulong ang kontrobersyal na People's Initiative para sa Charter Change o Chacha. Klinaro din ito na hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umano'y People's Initiative dahil nakipagpulong din ito sa mga leader ng partido at nanindigan na walang ini-endorso ang NPC kaugnay sa usapin ng Charter Change. Tsaka ano? Eto, expected na natin talaga na ang Senado ang numero unong kokontra dyan. Bukod sa taong bayan, dahil nga naman is kapag yan ay naisulong, is maaaring mawala ang Senado. Na para sa akin, hindi naman dapat kasi maganda rin na may Senado tayo, no? Kahit papaano dyan eh, nakikita natin talaga yung mga action. Diba? Nakikita natin, no? Yung mga senador na talagang may malasakit sa taong bayan. Kasi medyo sa Congress, hindi ako masyado nanonood. Diba? No? At saka, para sa akin, hindi ako pabor na mawala yung Senado. Kayo mga katunay, pabor ba kayo na mawala ang Senado? Siguro, yung iba dyan na gusto namin mawala kasi may mga buwisit dyan eh. Pero hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat ng mga senador is may mga nakakainis na karakter. Meron din naman ng mga nakakatuwa na patuloy pinaglalaban ang karapatan ng mga Pilipino. At saka alam naman natin na ang Senado is maaaring kumontra sa kung anong gustong isulong ng Kongreso na hindi papabor sa Senado. Halimbawa, hindi maganda yung gustong isulong ng Kongreso is may kokontra sa kanila, nandiyan ang Senado. Yun ang parang ayaw nilang mangyari na marami pang cheche boreches kailangan kung ano yung dapat ibasay pasa na. Diba? Kasi kapag nandiyan ang Senado, sigurado 100% kokontra yan kapag hindi maganda yung magiging resulta ng gusto nilang ipasa. At mariin din itong sinabi na ang sinumang miyembro na sumusuporta sa People's Initiative ay personal position lamang, hindi na partido. Samantala, hindi naman makila ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, di unla ng Pinas, kundi
magbabago ng government system. Basura ang democratic, walang kwenta. Dapat daanin na lang sa butuhan if gustong magpalit ng government system. Ba't ba ang daming natututol kung ito ang gusto ng nakakarami? Ang masakit talaga dyan, ginagamit pa ang pondo ng bayan para iangat at iluklok ang sarili sa mataas na pwesto. Wala namang nagawa sa probinsya niya. Tambalos-los talaga. Iba na kasi ngayon, mas malakas na ang Kongreso kaysa Senado. Di tulad sa panahon noon nila Tito Soto, may respeto sa bawat sangay ng gobyerno at mas mataas pa na respeto sa Pangulo. Tama nga, gusto lamang ng Kongreso mawala ang Senado para mas mapadali nilang maisakatuparan ang kanilang ipinapasang batas. Ang tanong nga lang, para ba talaga sa bayan ang mga batas na ipinasa o para lamang sa pansariling interes nila kung saan sila makikinabang? Dapat kasi yung mga tao na lang, no? Konsultahin nila yung mga tao kung gusto nila ng mga tao yung isinusulong nila, hindi yung sila-sila lang. Diba? Kasi halimbawa sila, gusto nila yan, yung charter change na yan. No? Bakit hindi nila kausapin yung mga tao? Bakit hindi sila humingi ng opinion sa lahat ng tao dito sa Pilipinas kung gusto yung charter change na yan? Diba? Eh kaso nga lang, diba may mga napapag-usapan na total mga binibigay-bigay na ano ba yun, may mga inaabot-abot nga daw. No? Is baka mamaya, is maganda naman yung ano eh. No? Pag kinonsulta, ano pa, ikaw ba? Oo, pero deep inside, meron pala siyang ano. Ayaw niya, pero nakaabot. Parang, alam nyo na eh, parang naabot. Hindi ko kapagsalita. Diba? Diba, daanin na lang sa butuhan. No? Pero wala nang ano. Ang hirap kasi ngayon na maging patas. No, mahirap na makakita ng patas na laban na ibig sabihin eh, meron silang gustong ipatupad, no, na bagong ano, ganyan. Eh, na hindi sila gagamit ng puwersahan, no? Yung walang suhulan, ganyan. Kung meron man, ha, sa akin, ha, kung meron, nagtatanong lang ako. Unquote. Basahin natin ang statement ni Senator Aimee. Sabi ni Senator Aimee, itutuloy ko pa rin yung investigasyon ko tungkol sa suhol dyan sa Project People's Initiative nila, kasi ang sagwa naman na gagamitin pa yung pera ng bansa, ng DSWD, ng DOH at ng DOLE para lang bilhin ang boto ng Pilipino. Hindi naman ata tama yon. Kasi kung pera ng taong bayan yan, ha, kung yan man ay ibinabayad doon sa mga gustong pumabor, doon sa gusto nila isulong, nakumali yun. Kasi yung mga pera na yan, yung pera ng taong bayan, is kaya iniipon yan para sa pangangailangan ng bansa natin. Kaya yung mga mamamayan is pilit na nagbabayad ng buwis. Hindi lang pilit, parang pilit. Diba, nagbabayad ng buwis, ganyan. Siyempre, alam nila na sa kapakanan yan ng lahat ng mga tao kung kailangan, 'di ba, in case of emergency, halimbawa yung pandemic, meron silang mahuhugot. Oh. Eh kung ganyan-ganyan lang nagbibigay ka, tapos ipamimigay din, 'no, nang wala namang kapararakan, 'di ba? Hindi naman kailangan, pero kailangan niyo lang sa pansarili niyo para may maisulong, is mali talaga. Kaya talaga maraming kokontra diyan kasi ang pinag-uusapan diyan is yung pera ng taong bayan. Kung totoo man yan o hindi, no? Lagi ako naglalagay nun eh. Para sa'yo. Puti pa itong si Senator Aimee. Diba? Talagang kitang-kita niya ang mga mali na pinagagagawa ng mga kongresista. Kasi sa totoo lang mga lods, kung nakita mo na wala pa rin mali, wala pa rin sablay, kung hindi ka pa rin convinced na mali ang pangmumudmon at panunuhol na ginagawa ngayon ng kongresista sa mga Pilipino, nako, pa-check up ka na. Diba? Diyos ko, diba kitang-kita mo right now, hindi tayo pwedeng magbubulag-bulagan, no? Hindi tayo pwedeng pikit mata. Diba? Kasi saan nakikita natin gamitan ng pera, bayaran, suhulan? Sana talaga Senator Aimee matigil na imbestigahan. Mm-hmm. Kasi nakakasama siya sa mga Pilipino eh. Maling-mali eh. Imaginin nyo, yung pondo ng bansa natin, gagamitin nila sa sarili nilang interes. Ha, diba? Yan nga, sinasabi ko, pansarili. Nakalagay pa nga dyan, oh, gagamitin
pa yung pera ng bansa, ng DSWD, ng DOH at ng DOLE? Para ano? Para manuhol? Sorry to say mga lods ha, pero yung iba, ginagawa nilang patay gutom ang mga Pilipino. Diba, binababa nila ang moral ng mga Pilipino. Parang nangyayari, mapapapayag ko yan, tapatan ko lang ng pera yan. Parang ginagawa nilang ang mga Pilipino is mukhang pera. Yung talagang gipit na gipit yung mga yan, sige. Parang ganun. No, parang ini-small. Diba? Kasi tayong lahat, no, dapat mag-obserba tayo. Lalong-lalo na't may mga kumakalat na ganyan. No, maging mapagmatsyag tayo kasi oo, sige, mabigyan ka, may papirmahan sa'yo. Ang tanong, yung pipirmahan mo ba is alam mo ba sa sarili mo na malaki ang maitutulong sa bansa natin? At malaki ba ang maitutulong sa'yo? Diba? Ano ba magiging resulta sa isang tintang isusulat mo? Maganda ba? Diba? Yun ang tanong mo sa sarili mo eh. At kung maabutan ka man ng kung anumang pera yan, is yan ba? Yan bang perang iaabot sa'yo is makakatulong yan habang buhay sa'yo. Yes, kung may maiabot sa'yong pera, yes, makakatulong sa'yo yan ng isa o dalawang araw. Pero sa mga susunod na henerasyon, sa mga susunod mong ano ang maitutulong yan sa'yo? Kung hindi maganda yung pipirmahan mo, kung hindi maganda yung magiging agenda nun, kailangan mag-isip. Lahat ng tao is kailangan ng pera, lalo na ngayon. Maraming tao ang nagigipit. Isa na ako dun. No? Pero, kailangan natin isipin pa rin yung kinabukasan nating lahat, yung kinabukasan ng bansa, kung saan magiging mabuti ang kalagayan nating lahat. Hindi yung basta-basta tayong bara-bara na magdidesisyon sa isang araw o dalawang araw na kaligayahan lang na ibibigay sa'yo. Kailangan isipin mo yung panghabang buhay na magiging maayos tayong lahat. At ginagamit nila ang kahirapan ng ating mga kapwa Pilipino para utuin at manaiglang ang kanilang interes. Sobrang nakakaawa talaga. Sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential instant si House Speaker Ferdinand Martin Dumaguez. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. Nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng provision ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagbasa sa batas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority yun ang boto ng Senado, at yung Kongreso naman, yung 318, magbubutuhan kung anong boto ng mayorya sa 318 na mga mambabata sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng konstitusyon, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, eh walang boses ang Senado kasi alam nila hindi naman papayag ang Senado na buwagin ng kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Ayan. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan. Una-una. Yes. Pangalawa, siya ay naging senador din. Yes. Hindi siya papayag alam ni na PBBM mabuwag yan ang Senado. Yes. Dahil nung minsan, siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamindahan yung mga economic provisions. Yun. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, po pwede na yan. Dahil tignan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay po pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun yung hinihintay natin, mga kababayan. Diba, yun yung hinihintay natin. Yung magsalita yung Pangulo. Ayan, at umaksyon na ang ating Pangulo. So, hindi na makakaporma ngayon si Insan. Diba, kapag nagsalita ang presidente, wasay sila dyan. Diba, hindi sila makakaporma. Maganda yan na iniisip ni PBBM pa rin ang kapakanan ng lahat. Kasi
yan talagang hindi maganda eh. Kung matutupad man yun, di ba lalong-lalo na naging senador si PBBM? Yo, maganda. Nice move, President. Nice move. Ibig sabihin yan, eh, pwede naman pala magsalita ang presidente natin sa insan. Bakit diba? Hindi pa ginawa? Mas maaga. Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive. Masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana, nagsisimula pa lang, hinip-titim the bad na. Nagsalita na siya na itigil yan. At walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman, isusulong talaga yun ng Kamara. Dahil galit na galit ang Speaker, Romualdez, no? Dun sa pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una, yung tapagtawag sa Tambaluslos. Yung pangalawa, yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa APEC sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman, sinasabi ko, sasabihin ko naman kay BP Sarayan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, nagsimula naman yan, yung Tambaluslos eh. Kaya tuloy, tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayon alam natin, pwede naman pala magsalita ang Presidente. Ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon niyan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una, hindi naman sikreto siguro na siya'y hinalal na Speaker dahil siya'y presidential insan. Hello? Hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng Presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At syempre, sino pang pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yung pirma initiative na yan, itutuloy pa nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Abay, baka hindi sapat na presidential insan si Speaker Romualdez. Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng Presidente na magkakagulo dahil sa mga initiative ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng Presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin, sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. Tablado. So, ang papasok sa isipan nila, baka naman, si presidente, eh merong ibang kailangan ng speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil dalawang beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insight. Hindi, kasi nakikita naman ni PBBM kung ano yung tama at mali. Siyempre, nag-iingat na rin si PBBM eh. Nagdidesisyon na sa sarili niya na alam niya kung ano yung tama. Hindi siya nagpapadala. Kasi kung siya yung magpapadala, hindi siya magsasalita, oo lang siya ng oo. Alam niya mangyayari. Katulad kay Apolacay, diba? Doon siya napahamak eh. Doon sa mga tao na kunwari eh, malapit o ano sa kanya. Pero ang nangyari, ganun. Diba? Hindi maganda yung nangyari kay Apolacay. Kumbaga, hindi tatama yan sa ikalawa. Alam na ni PBBM, kumbaga, lecture na sa kanya yon, lesson na ba? Yung, ayun yun. Kasi kung nasa puso mo yung taong bayan, yung paglilingkod, is kukontrahin mo kung ano yung hindi maganda. Pag-aaralan mo na, tapos pag hindi maganda nakita mo, kukontrahin mo. Kumbaga dito, lumabas, walang kadugo. Walang close. Kung hindi maganda ang magiging resulta niyan sa ating lahat, hindi ko susuporta niyan. Parang ganun yung nangyari. Isang version yan. Baka mag-isip sila na, baka naman may iba pang mga kongresista ang pupwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin niyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, eh mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula dun sa hidwaan, sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. Hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya, merong ibang tao
na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas-support ng presidente. Alam naman natin ang mas-support ng mga Marcos kasama mga Duterte. Eh bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng presidente ng eleksyon na mas maraming boto siya Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa ayot maniwala niyo yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pati doon sa kabilang kampo na dilawan, ay merong supporters sa Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa doon sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ayun, at ating natong haya ng video na nagmula kay Pinas News Insider. At syempre natong haya natin si Mr. Real Talker at si Attorney Harry Roque. Ayan na, nagsalita ng ating Pangulo. Isang palakpak naman dyan. Mas maganda na yung nagkakalinawa na. Di ba? Kumbaga tamblado na naman, no? Kumbaga parang dito, may kailangan pa na parang iniisip dito na hindi kaya may kailangan pa si PBBM na mas maganda, no? Na magiging speaker, no? Na magsusulong ng kung ano ang gusto niyang maging magandang agenda dito sa ating bansa, no? Na mas makakatulong sa mga Pilipino, hindi yung ganyan na nako, nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng lahat. Sana eh ganyan PBBM, no? Magsalita, no? Umaksyon. Diyan matutuwa ang sambayan ng Pilipino sa ganyan. Alam mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.